tungkol dito sa pagpapaarestuhin daw ang dating Pangulo base sa isang order ng ICC. Nanguna sina Vice President Sara Duterte at Senator Rapi Tulfo sa mga napuso ang tumakbo sa pagkapresidente sa 2028 elections batay sa survey ng Acquisition Apps Incorporated na isinagawa noong January 20 hanggang January 24, 2024 mula sa 2,000 respondents. Nakakuha si VP Sara ng 31.5% na boto. Pumangalawa naman si Senator Rapi Tulfo na nakakuha ng 30.8% na boto, habang si dating Vice President Lenny Robredo naman ay nakakuha ng 12% na boto, 10% naman kay Senator Grace Poe at 3% naman kay dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na nasa kalimang pwesto sa listahan. Pasok rin sa mga napupusuan sa presidential po sina Senator Amy Marcos, Manny Pacquiao, Senator Risa Ontiveros, Chavit Singson at House Speaker Martin Romualdez. At ito ang nakakagula, former President Rodrigo Roa Duterte aarestuhin na daw ayon pa kay Attorney Harry Roque na tumawag daw sa kanya si Tatay Digong at anytime daw ay baka daw arestuhin na siya. Ito ay matapos na may nabalitaan si Attorney Harry Roque na i-disband daw ang Task Force Davao. Ang Task Force Davao ay ang mga sundalo na loyal kay former President Rodrigo Roa Duterte at nasa 700 ka mga sundalo. Ang mga ito, binuo ito para bantayan ang Davao sa banta ng terorismo dahil nga sa pasabog ni Tatay Digong na ikinagulat ng marami. Ito ngayon ang ganti ng mga Marcos sa mga Duterte, kahit sinabi pa ni President Bongbong Marcos na ayaw niyang papasukin ang ICC sa Pilipinas. Hindi pa din daw ito basihan na hindi talaga makapasok ang ICC sa ating bansa dahil wala naman daw ang kasulatan. At kung ano ang sinasabi ni President Bongbong Marcos ay iba naman ang ginagawa ng kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Kaya ang komento ng netizen sa balitang ito, malaking kaguluhan yan pag inaresto si former President Rodrigo Roa Duterte at saka si Vice President Sara Duterte. Kung magkatotoo yan, di yan nila makikita ang suporta kay PRRD na hindi nila akalain ang gumagawa ng tama, siya pa ang arestuhin at ipakulong. Samantala, yung mga gumagawa ng mali ay palayain. Magkagulo talaga dahil marami ang papanik kay PRRD Roa Duterte. People's power na yan kapag nakulong ang dating Pangulo natin. Malaking gulo po ang mangyayari, hindi papayag ang Duterte na makulong si Tatay Digong. People's power na, mga taong hindi karapat-dapat na nakaupo at dapat arestuhin. Ano ba yan si Broner? Huwag naman masyadong patuta siya sa admin ngayon. Alam naman niya na wala sa ayos ang administrasyon ngayon. Huwag naman niya hayaan na arestuhin ang tao na nagbigay ng halaga sa Pinas sa loob ng 6 na taon. Bakit di palayasin ang ICC na yan? Sino ba ang mga yan? Bakit nakikialam sa atin? Ano bang klaseng gobyerno ang meron tayo? Anong pakialam nila sa atin? Ito na ang maging katapusan ni Marcos once nangyari yan. Samantala, labag sa 1987 Constitution ang panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kaya babala ni nakamiging gobernador Xavier Romualdo at ama nitong si Representative Jordan Romualdo, posibleng mapapanagot sa batas, bunso ng sedisyon, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte First District Representative Pantaleon Alvarez, panukala ni dating presidente na ihiwalay na sa Pilipinas at gawing independent ang Mindanao. Giit nito dahil ito sa hindi pag-unlad ng Mindanao region sa matagal na panahon sa ilalim ng maraming pangulo. Samantala, si Congressman Alvarez na dating House Speaker ang unang nagtula para sa paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas sa payag ni Gobernador Romualdo. Anuman ang dahilan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mungkahi, mapanganib ang mga ito at para lang sa pansariling interes. Nanawagan naman si Representative Romualdo sa kanyang mga kapwa kongresista na imbestigahan at kung mapapatunayan ang ebidensya ay simula ng pagpapatalsik sa kamara ni Representative Alvarez dahil sa isinusulong nitong Mindanao si Secesyon. Anya na babahala ang mga mambabatas at ordinaryong Mindanawan sa posibleng implikasyon ng separatist movement sa pagkakaisa at katatagan ng bansa. Kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, payag ba kayo na makulong at makasuhan si dating Pangulong Duterte? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Few days ago, may mga nagsasabi na bubuwagin daw o i-dismantle ang Task Force Davao. Now, Task Force Davao is a, ano ba yun? Parang hindi siya detachment kasi maliit ang detachment. It's not even exactly a brigade, but it's a unit of the Philippine Army
which is whose job is counterterrorism and anti-terrorism. And they have helped keep the peace in Davao for so long already. Ilang dekada na yan. Shout out sa Davao kay Quadruple L. Hi kay Ray Vincent and at Taking Lucio. Okay. So, the rumor mill says, okay, please underscore emphasize, the rumor mill says na yung reason kung bakit tatanggalin daw ang di-dismantle na ang Task Force Davao is officially wala na daw siya. Wala nang need. Okay? Pero unofficially, because the if ever it should come to the point where the former president may have to answer to the law, eh baka daw protektahan siya ng Task Force Davao. Bago lumabas ang mga rumors tungkol dito, may mga action na nakita tayo. Halimbawa, pinananagot daw ang ilang mga pulis na pumunta dun sa Davao rally ng ating Pangulo. At di umano'y pinag-iinitan ng mga opisyalis ng gobyerno. Ang mga ilang analyst nagsabi na, kapag dinismantle ang Task Force Davao, we know that this is a precursor to something big. Agree naman ako doon. Dahil isa pa sa mga pangunahin na pangyayari ay yung pag-question sa ilang daan daw na barel ng dating presidente. Never mind kung covered ito ng mga licenses at updated sila, kinwestiyon pa rin ang kanyang ownership ng mga yon. At kumbaga, tinanong din kung ito ay updated. So, umabot sa dating Pangulo na tinatanong at pinaprobe yung kanyang mga firearms. And nadinig niya na ilan sa kanyang mga kaalyado o mga tao na associated sa kanya ay tinitignan din at pinaprobe din dun sa kanilang ownership ng mga baril. Today, rumagsa ang rumor, super emphasize rumor para hindi nila tayo i-accuse ng A, nagpapaniwala, or B, rumor mongering. Okay. So, rumagsa ang rumor, dala na siguro ng ilang mga social media posts na may posibilidad na arestuhin ang dati nating Pangulo. Hindi maliwanag kung ano yung charge, hindi maliwanag kung sino yung nagpapa-aresto at kung anong base sa anong order ang alleged arrest. Gayunpaman, dahil kaakibat nito ang balitang ididistungka na o ididismantle ang Task Force Davao, tumaas din ang kumbaga anxiety levels or restlessness ng mga tao nag-iintay ng balita kung ito nga ay magaganap. Okay. Of course, hindi nangyari. Pero rumagsa pa rin ang mga rumor tungkol dito sa pagpapaarestuhin daw ang dating Pangulo base sa isang order ng ICC. Hindi rin nakatulong na sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes at ilan sa mga chuwariwap niya na takot yan si Digong sa ICC. Wala, andyan na yung ICC. Nako, mga sir, hindi po stress levels ni dating Pangulo ang pinatataas ninyo, yung inis levels lang namin. Kasi tunog na tunog epal talaga yung mga ganong klaseng salita na hindi naman masubstantiate. So, kanina medyo dahil lumaragsa nga ang balita, ang daming, how do you call this, mataas ang tempers. Bait ko na ang daming masungit, ang daming nag-iisip, ano ba ang mangyayari dito, ano nangyayari sa bayan natin. Oh, by the way, kinorek nga pala ako ng isang follower dito tungkol dun sa kasabihan nga na what is happening to our country, General, 1992 daw nangyari yun. Okay. Sabi ni Ma'am Maria Dulce, nakakatakot, parang prelude to another martial law ang lahat ng nangyayari. Lawsuits, threat to civic freedoms, targeting leaders and bloggers. Yan. Yan po, yung isa pa, tama po kayo, yan po yung isa pang component ng anxiety levels ng ilang tao. Kasi, nag-umpisa sa parang ang dahan-dahan
nililimita ang ating mga karapatan. Na wala namang taong pwedeng gumawa nun maliban lang kung ito ay kung yung mga tao ay threat to national security. Pero ito na nga ang mga pangyayari. Oh my goodness, hindi ko naiintindihan itong mga taong to. Pupunta dito para sabihin na ayaw nila ako dun sa feed nila, pero papasok dun sa conversation. Nakakaloka, no? Yung mga kaipala ng mga tao. As if we care about you. So in the meantime, may mga sumasakay din dito. Siyempre, may mga tao na gusto nila na rumagsa ang mga rumors na yan kasi may destabilizing effect. Ang destabilizing effect na ito ay maaaring pagsamantalahan, lalo-lalo na ng mga state forces. So, by state forces, what do I mean? Mga puwersa ng gobyerno na posibleng gustuhin nila na magulo nang sa gayon, pwede silang umaksyon. Number one, pwede mag-martial law. Number two, pwede baguhin yung saligang batas. Naks, may reason na, di ba? Number three, limiting the freedoms of speech, maaari din silang umariba para mag-takedown ng mga posts saying na you are a threat to national security. Given these conditions, maaari din silang humirit ng, uy, inciting to sedition ka. So, ang mga scurrilous libels are inciting to sedition and so on. So, dahil din sa mga, you know, nagpatong-patong na yung mga pangyayari. So today, hindi nakakagulat na lumagsa ang ganong klaseng balita. Of course, maalam natin, no, meron pinanggagalingan po itong rumor na ito. At hindi rin natin masasabing wala siyang basihan. Ngunit, nakita natin na base dun sa mga ilang mga posts ng ilan lang ng mga vloggers, hindi pa yan viral, biglang nag-announce later in the afternoon ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si General Romeo Browner, na wala raw katotohanan yung pagdistrungka ng Task Force Davao. And as a matter of fact, dadagdagan pa daw ang mga task force para mas maiging maprotektahan ang bayan. Uy! Bakit? Ano ba ang bumulusok para mag-necessitate ng additional task forces? Ano ba ang nangyari para isipin natin na, huy, kailangan pa natin ng mga task force? Ano yun? Bakit biglang ganon? So, muli, naramdaman na naman natin na, ano ba to? Hindi nyo naman in-address yung mga talagang humaragsang issue. Instead, sasabihin nyo, ay hindi. Hindi namin pala tatanggalin ang task force Davao. Ito yung problema. Dahil lumaragsa nga yung mga balibalita, nagtanong-tanong ako. Hindi ko na lang sasabihin kung sino-sino at ano yung mga command ng mga nakausap natin, pero kinonfirma naman sa akin na go na daw yung pag-dismantle at pag-disarma sa Task Force Davao. Lo and behold, only a few hours later, eto na po si General Browner at pinabubulaanan yung mga ganong salita. Maniniwala sana ako eh. Kasi mabait naman yan si General Browner. Straight yan. Straight shooter yan. He's a good guy. One of the good guys yan. Ito lang yung problema ko. General Browner announcement came days after nagtanong ang mga tao. Days after lumabas yung balita. Days after pinag-uusapan na siya sa social media. Sa madaling sabi, bakit ngayon lang yung sagot na yan? Uy, walang katotohanan yan. Ay, hindi. Maglalagay kami ng mga additional task force. Buti na lang din, mabait ang ating mga media. Hindi sila nagtanong, sir, saan pa ba magkakaroon ng mga task force bukod sa Davao? Meron na po ba kayong listahan? Walang nagtanong ng ganon. So, we will never know. Yeah, until much later, kung meron ngang ibang mga task force na itinataguyod. Yun. Sabi ni Vincent, alam na kasi ng media, nakakaamoy na po. Sabi ni at Corny, do you think Lambino overturned the Santiago case? No, it did not.
Because it's very clear in the dispositive portion that says, we will no longer revisit the Santiago case. And the ruling stands, di ba? Sabi ni Uncle Bro, one of the good guys, puppet ng admin na to, walang bayag. The dark horse is silent. That is gringo. Excuse me? Dark horse, pinag-uusapan ninyo dyan. Gringo talaga? He ran with the administration. What ano will he have? What standing does he have? Bukod pa dyan, hindi naman yata sikreto na ilang beses na siya nag-warning ng mga ganyan. Pero the rumor is, the scuttlebutt is, or what everybody says, everybody knows, is that Senator Gringo has on more than one occasion left people behind. Right? We can end it there kasi yung mga people that got left behind can make kwento to you. Sabi ni... Oops. Ayan. Mirasol Sumbilio says, watching from Athens, Greece with my sister Eve. Sabi ni Phoenix, oops, baka tanong nila yan ng mga bayaran para sa ICC implementation. So bakit disarmahan ng TFD? Opo. Plus, at the same time, Harry, I'm working here. Sabi ni Vincent Remigio, the Congress pulled everything. Isa pa pala yan. Hindi naman din natin mapagkakaila na nangyari yung pagdiskubre ng medyo hindi ka nais-nais o medyo, how do you call this, hindi makatotohanan na People's Initiative. At desperado din ang ilang mga miyembro ng Kongreso na makamove on at makakalimutan ang People's Initiative. Umariba na rin po ang Senado para sa economic provisions. 2 seconds. Harry, enough. Seriously, why do you do that to me? Harry is the reason why I prefer to do my live earlier. Kasi pag maaga yung live ko, maraming kukuha kay Harry. Baka tanim nila yan, sabi ni Phoenix, ng mga bayaran para sa ICC implementation at bakit disarmahan ng TFD. Well, ang sinasabi, originally, kaya daw i-dismantle at i-disarmahan ng TFD ay dahil hindi na raw significant or necessary kasi may peace and order na naman daw. Siguro sa umpisa ng lahat ng mga live natin, magsasagot muna tayo ng mga frequently asked questions. Number one, nasa karambola ka pa ba? Wala na po. Right? Bakit ka tinanggal bilang press secretary? Ewan ko, tanungin niyo dun sa nasa Malacanang. Nairita na ako sa kaulit-ulit eh. Right? Nag-resign lang po ako, inunahan ko sila. Sabi ni Ronel, Digong's arrest will be Ninoy 2.0. Naku, subukan lang nila. Sabi ni Robert, magkakautak sila nila Maharlika Sas at ibang DDS vlogger. Okay. Paano yan, DDS ako? Out, out. Sabi ni Jun Liel, baka ang mga additional task force na yan ay siyang mag-arrest TPRD. O kita nyo, yung mga ganyan na tanong indicates to me na maraming nababahala. Whether may katotohanan o hindi, yung dumagsang rumor kanina, nababahala ang mga tao. Whether they're pro-Digong or pro-BBM, ang dinig ko is nobody wants that. Kasi alam nila, that will be the precursor to restlessness ng taong bayan. Alam natin na magiging uneasy tayo at baka mag-disappear ang kumbaga yung peace and order. So, yun yung inaano natin.
tinitingnan natin, inoobserbahan natin right now. Now, makatarungan ba if ever, but why is there a rumor to begin with? Ang tingin ko dyan is, among other things, it could be a test. Somebody is testing the reactions ng mga tao. Ano bang gagawin ng mga tao kung ganito mangyari? Tinetesting kung ano yung sasabihin mo. Okay. Can we talk about this one first before you ask questions on other issues? Para dire-diretso tayo. Promise I'll answer your other questions later. Okay? Sabi ni Ma'am Yolanda, I'm worried. Pag hinuli si PRD, malaking gulo yan. Yan ang katapusan ni BBM. Well, ako ayokong mag-speculate ng ganon. Nevertheless, it is of course a concern for us. Pero hindi rin natin to pwedeng pag-usapan kung hindi natin isasama yung sinabi ni dating Pangulo dun sa Davao Rally. So may mga binitiwan siya na ilang mga salita that are very serious, including accusations of misuse of illegal substances. Okay? Meron din na sinabi si Mayor Baste na you are lazy, you lack compassion. Tapos much later, sinabi rin niya that he has to resign. The president has to resign. Ang dating Pangulo, in his frustration, was already saying things like, I know, if you're not going to do, why are you tampering with the Constitution? Ano ba ang kailangan? You're simply tampering with it now. Pinapasok nyo yan not for the people's well-being, not for the public interest, but in order to extend your terms or in order to maintain office for decades to come. Because of itong mga statements na ito, plus nabanggit pa ang ilang non-officials who occupy Malacanang, one in particular who I shall not name, na obvious naman kung sino yon. Nabanggit din yon. And in the coming days, nakita natin na nag-increase ang tension ni First Lady around the Vice President. Okay? So, kumbaga, they're not keeping their feelings a secret. We know that the tensions are high. The President tried to bring it down by saying, no, he trusts VP Sara, she will continue being secretary. And then, of course, sumagot din si VP Inday at sinabing, you know, I'm thankful to the President, I will continue to serve, ganyan. And the statements of the President and the Vice President were calculated to bring down the tensions. Kumbaga, to de-escalate the tensions that were already escalating even before former President Duterte made his speech in the Davao Rally or Davao Prayer Rally. It just, kumbaga, made the tensions rise higher and allowed other people to start speaking up. Okay? So, now, mas dumadami ang nagki-question, they feel free to talk about certain things that were not, you know, easy to talk about before, such as, but not limited to, the use of illegal substances. Diba? Para sa akin, we need to clarify even just that one point. If there is a misuse or use of illegal substances, this can be dealt with as a health issue. The President should not dismiss this as merely something that he will not dignify. Because as a health issue, the public has a right to know. The Constitution says, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. The members of the cabinet in charge of national security and foreign relations and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the president during such an illness. Now, if analogous, because, you know, remember nung drug war, panahon ni Duterte, nagpipilit ang ibang mga tao, stop treating it as merely a crime, but also consider it as a health issue. Now,
the law already does consider that as a health issue. Drug use, when first caught, the accused can apply for probation and be admitted to rehabilitation with and the record expunged, unless he repeats the offense, in which case he or she will serve the full sentence. So by prescribing rehab and probation and not and allowing a first-time offender who is a user, not seller, a user, the law already deals with it as a health issue. And therefore, the public, if interested, can ask our public officials, particularly the cabinet officials, to make public the state of health of the president. Okay? Hindi kailangan pag-usapan nito bilang isang krimen. Kasi magiging defensive masyado. Ang dapat pag-address natin yan, particularly if we want to know. Kasi gumugulo Yeah? Nagkakaroon ng wild rumors and not so wild rumors. Nagkakaroon ng suspicions of retaliation because of what the former president said. And so we can go to the heart of the issue and say, okay, Mr. President, we honestly believe that this is a health issue. Could you please inform us of the state of your health? Hindi kailangan ng bastusan. Hindi kailangan ng you know, we don't need to get nasty about it. Thank you, Kay Pinke. But we can ask, what is the truth here? Is the president, does the president have a health issue, a health consideration? He should disclose it. After all, if it is treated as an illness, then it can be dealt with as something like that. Unfortunately, and the president, remember, the president is immune. Huh? The president is immune from suit while he is the president. Has everybody forgotten that? Yun nga lang, if the misuse is on such a scale, it could be considered a high crime and a ground for impeachment. Para lang makover natin lahat ng mga issues na yan. The point here being, of course, is once raised by the former president, it is now subject to public discourse. Ang ibig sabihin nun, pwede nang pag-usapan. Kasi hindi tayo basta it's coming from nowhere. Somebody already said, ayan na, eto may ganitong issue. Natawa naman ako dito sa ibang comments, yung mga trolls. Guys, listen to this. It's so funny. May troll na pumasok dito, tapos nagagalit na marami daw sinasabi. Girl! Live po ito. Talagang nagsasalita ang mga tao dito. Mahiya ka naman. Sabi niyo, mahiya naman kayo, lol. Hello? Girl, papasok ko sa live, tapos magre-reklamo kami nagsasalita. Seriously, you should go back to your seminar. So, sabi na, dagdag pa rin natin. Why are you back inside? No. Hang on. Okay. So, nakalimutan ko, meron pa palang ibang issue. The underdog issue. Diba? Sabi ng isang opisyalis na ang underdog daw, yung tinitira, which is the government. Kailan kaagad, bakit, kailan naging underdog ang gobyerno? When the government holds so many powers, the president, who can be the subject of criticism, and the Constitution guarantees that, kapag kinikriticize ang Pangulo, he actually has at his disposal so many powers. We're not just talking about powers under the law and the Constitution, na siya yung head ng military, siya yung head ng civil service. He also has political power.
he can persuade, let's say, Congress, the House of Representatives, and the Senate to enact laws, supposedly for the public interest. But that could protect him further. Diba? Bukod pa dyan, meron pang inciting to sedition. Kasama sa inciting to sedition, yung tinatawag na scurrilous libels. What is a scurrilous libel? Ibig sabihin, sobrang sama at hindi totoong paninirang puri sa isang opisyales ng gobyerno. This is one of the limitations on freedom of speech. Maaaring makasuhan yon ng inciting to sedition. So, ang daming powers ng presidente, tapos may magsasabi na gobyerno daw yung underdog. Bakit? So, yung, you know why sinasabi yung mga ganyan? Sila kasi yung victim. At pag sila yung victim, you can call out state forces to protect the underdog, to protect the victim. Diba? Ano yung sinasabi ni Batman parati? To protect the powerless. Mga ganon. Ay talaga, hero pa kayo. Sabi ni Alfredo, oops. Mag-isip mabuti, huwag magpapaniwala sa nag-iiyakan dahil di nila pagtatagumpay. Nag-iiyakan kasi underdog sila. Okay. Sabi ni Kevin, pag natuloy ang arrest ni PRD, yan na ang simula ng federal state of Mindanao. Which brings me to the next point. Alam nyo ba na yung mga na taong pumipick up dyan sa hiwalayan na issue na yan ay nagpapalala ng sitwasyon which now leaves the former president vulnerable to a case for inciting to sedition? Kasi kahit wala siyang paghihikayat ng hiwalayan, dahil sinasabi ninyo yung ganyan, siya ang pwedeng makasuhan. Kasi sasabihin nila, because of what you said, ayan, no, naghihikayat na yung mga tao. Nagsasabi na ng hiwalayan. Do you understand your role in this? Okay, naiintindihan ninyo kung paano nyo kayang pahamak ang dati nating Pangulo? Ingat-ingat sa salita.